Welcome back to our channel, Rain and Steven. For today's video, guys, i-share ko sa inyo yung mga home remedy ko for control nausea. Para sa akin, it helps. Pag nahihilo ako, kumakain ako ng fruits, pero small portion lang, like apple, oranges, sinasawsaw ko sa konting asin. Tapos, cherry, parang lahat nga mapupula eh. Ang inaano ko eh, watermelon, yun yung mga kinakain ko. Kasi mahirap maglihi pag nasa ibang bansa ka, pag wala ka sa Pilipinas. Gustuhin mong kumain ng kung ano man. Especially ako, dito sa napuntahan namin, walang masyadong mga Pilipino. So, madalang ang Pilipino store. Meron man, malayo. Eh, hindi mo na pwede mag-travel. Eh, si Steven, di mo maasahan pumunta lumag-isa. Tapos, nakabili rin ako ng mangga one time. Pero hindi ako nagkikrave sa maasim. Parang yung nabili kong mangga nga, matamis eh. Pero hindi siya yung mangga katulad sa atin. Parang Indian mango siya. Tapos ano pa ba yung mga kinakain ko na nakakapagpawala ng nausea ko? Ayun, sabi nila, kasi nag-join ako sa group. Nang sa FB, yung mga mommies, 40 plus above. May nakapagsabi dun, marshmallow. Kailangan mo kumain dun ng marshmallow. So, bumili rin ako ng marshmallow. Lagi lang may marshmallow sa bahay. Pakita ko sa inyo. Ito guys, yung marshmallow ko, ayan. Lagi ako may marshmallow. Kasi sabi nila, pag nakaramdam ka ng parang masusuka ka, or ano, kain ka lang dun ng marshmallow. Pero minsan, naubos ko na yung ano, yung isang balot eh. Tapos, minsan, tinutulungan pa ako ni Steve ubusin ng marshmallow ko. Tapos, ano mo ba yung mga kinakain ko? Na, yung tubig ko, nilalagyan ko siya ng lemon. Konti lang. Konti lang naman. Yun. Para, maano lang, mawala lang yung pakiramdam. Pero ngayon, happy ako kasi hindi ako yung parang lantang gulay. Kaya nakapag-video ulit ako, guys. Kasi hindi ako parang lantang gulay na nakahiga lang. Kasi mostly, most of the day talaga, I was always laying on bed. Because, yung feeling mo ba na parang kang laging nasa biyahilo. Kaya nga, ngayon ko na-realize, guys, na sobrang hirap maglihi or sa ganitong stage ka. Kapag wala ka sa Pilipinas. Or pwede rin naman na nandito ka as long as yung store, Filipino store, is malapit lang sa'yo, yung mabibili mo ng gusto, lahat ng gusto mo. Minsan, gusto kong kumain ng Jollibee. Wala namang Jollibee dito. May Jollibee, ang layo pa, sa Madrid. Ilang oras pang biyahe. Eh, nandito kami sa May Coin, sa May Malaga. Hindi ko alam, guys, kung nangingitim ba yung kilikili ko. Parang nangingitim na yung kilikili ko, yun. Ayan. Hindi ko alam kung nangingitim na ba siya. Yung leg ko, hindi pa naman nangingitim. Tapos, ano pa ba yung mga gusto kong kainin na gusto kong kumain ng tawag dito, yung bone marrow? Hindi. Kasi may nakapagsabi sa akin na friend ko na kapag meron kang gustong kainin, tapos hindi mo makain, maglagay ka doon ng asin sa bibig. Konti lang, huwag naman yung masyado madami. Kaya minsan ganun ang ginagawa ko. Or lagi akong may stock talaga na pakwan sa fridge. Yun na lang lagi kong kinakain. Pagka gusto ko pakuan. Kasi nakakapag-ano rin yun eh. Para hindi ka rin ma-dehydrate kasi water. Minsan kasi pagka yung pure water lang yung ininom ko, parang kung nabubloated. Parang hirap din. Kaya guys, yung mga mamshi dyan na may mga advice, comment down below kayo para malaman ko din kung mga iba pang tips paano ang makontrol yung pagkahilo, yung parang gusto mo lagi nasusuka ka. Ang hirap. Diyos ko, first time ko lang na danasan. Tapos,
Pasensya na kayo mga ka-rainbow kasi ako, ang dami na rin rainbow ng aking hair. Ayan, white na lang. Hindi kasi ako makapag-dye. Kasi sabi niyo ba, di ba, bawal. Hindi yung masamang sumunod. So, hayaan na lang natin yan. Basta may baby. Yun ang importante, may baby, di ba? Minsan nakakatuwa kasi hindi ko na rin in-expect. Kasi just, di ba, hindi na in-expect eh. Kaya, blessing talaga sa amin to. Parang pinakamalaking blessing. Parang after all the rain na pinagdaanan namin, there's still a rainbow after the rain talaga. Ito ang aming rainbow baby. Ayan. Palagi ko na pinapakita sa inyo guys. Ang aming rainbow baby. Ayan. Wala akong masyadong, ano guys, maternity. Hindi ako bumili ng madami kung ano lang yung meron ako na, ano, mahilig ako sa malang maluluwag eh. Kaya ayan, summer dito, mainit, kaya mostly white yung ano ko, yung damit. Hayaan nyo na kung sa video eh, paulit-ulit lang. Kasi hindi mo naman forever na gagamitin eh, parang ilang months mo lang naman gagamitin eh. Diba? So, bili lang ng konti, yung ano lang. Tama lang na may pang araw-araw, siguro for the whole week. Tama lang na may pang-araw-araw na for the whole week. Parang gusto kong kumain ng, ano, ng marshmallow kahit tayo ba gusto nga natin ito. Pero masarap siya eh. Yung Steven na favorite nga rin ito eh. Parang dalawa nga kami kumakain ng marshmallow eh. Kasi nasabi ko yung Jollibee, walang Jollibee. Gusto kong kumain ng palabok, gusto kong kumain ng ano, wala. Spaghetti tsaka chicken jay, wala. Diba? Sarap siya. Pero iniwasan ko rin mga matamis, baka hindi ako makapasa sa glucose test. Ewan ko kung kailan ako napa-schedule ni Steven ng for glucose test. Kasi may glucose test, diba? Yan. Maraming salamat nga pala mga ka-rainbow sa mga nag-subscribe sa amin. We are on 22,000 subscribers. Hope, wag niyo pong skip yung ads para kumita kasi wala na akong work. Nga... Sa akin lang naman, nagbibideo ko for my family. Family din ni Steven para mapanood nila. Kaya, kung anong kaganapan sa buhay namin. Kasi paano kami nasa malayo eh. Hindi kami, wala kaming relative dito. So, talagang soloista lang kami. Tsaka sa mga friends na ano, gustong manood. Na mga marites na gustong alamin kung ano nangyari sa akin. Diba? Parang hindi na ako kwento ng kwento. Ano na, mapanood na lang nila sa YouTube. And then, sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa amin guys, mga ka-rainbow namin dyan, mag-subscribe naman po kayo. At saka, don't forget to hit the notification bell button para ma-update kayo sa mga upcoming vlogs. Now, medyo makapag-vlog na ako. Parang nag-stop ako ng almost 2 months yata. Kasi yung mga video, previous video na nakaano pa sa phone ko, yun lang yung in-upload ko nung last time. Pero the rest, hindi na talaga ako nag-upload. Hindi ako makapag-vlog. Kasi nga gawa ng condition ko. Pero now, syempre, happy tayo. Malapit na tayo makalampas sa first trimester. And of course, kailangan pa rin natin mag-ingat. Pag-ulit-ulit kong sinasabi sa second trimester. O, diba? Second and then third trimester. Para sandali na lang eh. Ang panahon. Doon, naiinip ako kasi nga lagi lang ako mag-isa rito sa bahay. Kasama ko lang lagi si Peanut at si Butter. Pero ngayon hindi ako kinukulit ni Peanut. Minsan kasi kinukulit niya ako dito eh. Pansin niyo guys, palaging puti lang din tong ano namin. Beddings. Kasi gusto ko lahat puti eh. Ewan ko ba? Gusto ko puti. May touch of white. Mamaya, papalitan ko na naman yan. Kasi Friday today. Papalitan ko. Kasi yung aming mga alaga, laging punta ng punta dito. So, makikita nyo palagi sa video ko na white. Tsaka yung ganito. Kasi halos pare-parehas yung ano eh. Pare-parehas yung aming pangalan nito? Beddings. Ito guys, yung pamalit ko mamaya, white pa din. Tapos, parang similar din sila oh. Parang similar din. Halos pare-parehas kasi yung ano yung nabili ko na ganito. Gusto ko kasi yung white para presko. Ewan ko ba? Parang naging maarte ako ngayong ano. Ngayong nagbubuntis. Gusto ko yung may touch of white ang lagi kong nakikita.
Mamaya papalitan ko tong beddings namin kasi ano na yan, 5 days na. Mainit kasi dito. Alam mo yung umabot ng 40 degrees. Tapos wala naman kaming aircon. Electric pan lang. Ayan, electric pan namin, no. Ayan, wala kaming aircon. So, buti na lang yung pintura ng bahay, white. Okay na siya, 'di ba? Dati nung sa last video, ano siya, hindi siya okay. Ngayon okay na siya. Ayun na, nabago na. Nagbabakbak kasi gawa lang sa moisture nung pagkatapos ng winter. Sabi kasi nung may-ari, parang hindi yata gawa yun sa kabila. Ewan ko ba. Palagi nagbabakbak, so mini-maintain nila. Sasabihin lang namin sa may-ari na ano, na nagbakbak, babaguhin niya yun. Ayan, guys. Hope nagustuhan niyo yung vlog natin ngayon, guys. Wala tayong masyadong ganap kasi andito lang ako palagi sa bahay. Siguro most of the time, pag nagbablog ako, makikita niyo ako dito sa area na to. Kaya huwag kayong magsasawa, guys, na mapanood ako na ito lang yung aking view. Kasi hindi ako lumalabas. Siguro makakalabas ako pagka talagang stable na si baby, yung parang NIPT test yata yun. Yung sa blood test. Hopefully, maging okay ang result. Yan. Tapos, ano pa ba? Pahinga pa din. Lots of rest ang kailangan ko. Palaging nakahiga. Hindi ko alam kung tumaba na ako masyado or ano eh. Dahil sa kakahiga eh. Kain-higa. Pero nakakainip din, guys. Kaya siguro, mas natutuwa na ako ngayon kasi nakakapag-video na ako. At least meron na ako malilibangan. Or maaliw na ako mag-video. Kasi nung mga nakaraan talaga, guys, for the past months talaga, hindi ko kaya mag-video kasi lagi lang ako nakahiga. Pero ngayon, okay na ako. Sana magtuloy-tuloy na, guys, yung ganitong pakiramdam ko para palagi na tayo makakapag-video. Thank you for watching. Hope you like the video for today. Please don't forget to subscribe, guys. And then please don't skip ads. Thank you.